Ama, alis na muna ako para maabutan pa yung huling misa. Ang ngayon na? Ako. O sige, bumalik ka agad ha, para sabay tayo kumain. Ako, sabay tayo mag-dinner ha. Ako. O sige, mag-ingat ka. Hello? Hello, Ayan? Sino ko? Si Marlon. Sino Marlon? Hindi mo naman natatandaan. Yung... Tapay walang ni Jemboy. Marlon? Oh, ba't tumatawag ka pa? Ang kailangan mo? Gusto ko lang naman makita yung anak ko. Saka mayakap, makasama, makausap. Sino? Anak mo? Wala kang anak? At wala kang karapatang tawagin anak yung anak ko. Ang kapal naman ng mukha mo, tumatawag ka pa sa akin? Ang laki na nung anak ko, na pagtapos ko na, hindi kanya kailangan. Kaya pwede ba? Tumigil-tigil ka ng pagtawag sa akin, istorbo ka. Ay. Uy. Ito po. Maraming salamat ha. Alam mo, napakaswerte mo sa magulang mo. Ang ganda ng pagpapalaki sa'yo. Matulungin ka. Sa totoo lang po, nanay ko lang ang nagpalaki sa akin eh. Simula nung pinanganak ako hanggang ngayon. Kaya mag-unlove ko sa mga matatandang lalaki. Kasi kahit isang beses, hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. O paano, tay, baka abutan ka pa ng malakas na ulan dyan. Uwi na rin ako ha. Ingat ka. Ingat ka ha. Sarap. Man, sarap talaga ng luto mo. Ma'am, matanong ko lang. May pag-asa pa ba akong makita si Papa? Mga tanong yan. Eh, kasi ma, may tinulungan ng matanda kanina na hindi nakakakita. Magaan kasi yung loob ko sa kanya eh. Lalo na nung nagkakwentuhan kami na mabuti daw yung pagpapalaki niyo sa akin. Ano ka ba, Jeboy? Tagal-tagal ng panahon, hindi ko na expect na tatanong mo pa yan ngayon. Laki-laki mo na eh. Eh, ma, ano ba talaga nangyari kay tatay? Ayan, ano yan? Ba't kasama si Marlon? Nay, buntis po ako. Siya po ang ama. Di ba sabi ko sa'yo, ayoko dyan sa lalaking yan? Nay, wala na kayo magagawa. Buntis ako at kailangan niya akong panagutan. Ako na lang sasagot dyan sa gastusin niya. Huwag ka lang sumama dyan sa lalaking yan. Hindi naman oh. Ayoko! Ayan, ayoko! Sige, bahala ka sa buhay mo! Huwag mong pansinin yung sinabi ni nanay. Ang mahalaga, nagmamahalan tayo. Kaya, sasama na ako sa'yo. Umalis na tayo dito. Tama naman yung nanay mo eh. Alam mo, hindi mo talaga kitaayang buhayin pa eh. Sa sitwasyon ko to. Marunong nun ako pa kaya lang. Huwag mo akong iwan. Ayin. Alam mo, mas buti pa sundin na natin nanay mo. Kesa na ako masira yung relasyon yung dalawa. At isa pa, pangako ko sa'yo. Papayaman ako. Magsusumikap ako. Sisiguraduhin ko sa'yo na magiging mayaman ako. Babalikan kita. Huwag mo akong iwan. Marlon! Yun, Jeboy. Yun talaga yung totoong nangyari. Malaki ka naman na. Sana naitindihan mo. Ibig sabihin ba nun, ma? May pag-asa pa akong makita si tatay? Hindi natin masabi. Ay, hindi, huwag na. Kalimutan mo na yun. Malaki na ako. Wala na pag-asa yun. Kaya mo na. Ah, ma. Kaya pala kahit ang dami naniligo sa'yo, hindi mo pinapatos, ha? Kasi mahal na mahal pa si Papa. Intrigero mo?
ko talaga. Pero tama ka naman. Wala man talaga ako na bang naging karelasyon magmula nung dalaga ako, kundi yung tatay mo lang. Ay, ewan ko ba? At naging ganon? Ay, nga pala, J-Boy. Birthday mo na bukas. Oo nga, Mai. Muwi ka maaga, ha? Tsaka, meron pa ako natatabi. Labas tayo bukas. Kain tayo. Sige po, Ma. Ma, maraming salamat, ha? Kasi, kahit solo ka, napapalaki mo ko ng ayos, tsaka nabibigay mo lahat ng gusto ko. Siyempre naman, isa ka nga lang eh. Hindi ko pa ba gagawin lahat para sa'yo? Sige na, dalihan mo na kumain dyan. Dami-dami mo sinasabi. Sige po. Hi. Oh, J-Boy. Birthday mo. Kaya, alam mo mo orderin? Nay, kahit ano na. Ako na bahala? Ako. Sige. Ahantay na natin yung waiter. Nga pala, anong wish mo? May, ang wish ko lang ngayon, sana makita ko si tatay. Ano pa din ba wish mo? Oo, Nay. Wala akong ibang hiling, kundi makita lang talaga siya. Ma'am, sir, excuse me lang po ah. Meron po kasi yung papabot ng sulat. Sa amin? Ito na po ako. Anak, happy birthday. Sana mapatawad mo si tatay. Alam ko malaki yung pagkukulang ko sa'yo, sa inyo ng nanay mo. Alam mo, lahat ng special na okasyon sa buhay mo, andun ako. Pero pinili kong hindi ako magpakita kasi baka makagulo lang ako. Pinilit kong makasama ka. Pinilit kong makita ka. Pero galit pa rin sa akin nanay mo eh. Sana anak, dumating ang araw na mapatawad mo ako. Anak, kung handa ka nang makita ako at mapatawad ako, andyan yung address ko. Nay, kung may galit ka po kay tatay, sana pang patawag mo to siya. Kahit ngayon lang, birthday ko naman, di ba? Sige, hindi galit ka. Ay, sana pang magbigyan mo ako na makita ko siya. Sige, Nay. Sige, makapupo kayo. Ah, kuya. Asan po ba si tatay? Teka lang ah. Tatawagin ko yung dad mo. Ikaw yung tatay ko? Oh, anak. Eh, di ba ikaw yung tinulungan ko nung isang araw? Tama ka, anak. Yun lang yung paraan para magsubaybayan kita. Makita. Alam mo, anak, lahat ng nakikita mo, itong bahay na to, yung mga sasakyan sa labas, pinagsikapan ko yan para sa'yo. Yun lang kasi yung alam kong paraan para mapatawad mo ako. Mapatawad niyo ako. Hindi ko naman masisisi yung nanay mo na magtanim ng sama ng loob sa akin. Kasi niwanan ko kayo. Pero sana anak, mapatawad mo ako. Tay, matagal naman na po kitang napatawad eh. Tsaka tayo, hindi po importante sa akin ang yaman. Ang importante mo sa akin, makasama ka na po ulit namin. Alam mo anak, may taning na yung buhay ko. Sana makasama kita hanggang sa
Huling sandali ng buhay ko dito sa mundo. Kayo ng nanay mo. Sa totoo lang, Tay. Hindi ka naman po talaga iniwan ni nanay. Sa totoo, mahal na mahal ka po niya. At hindi nga po siya naganap ng iba. Tsaka nay, di ba? Babalikan mo na si tatay para sa akin. Para mabuo na pamilya natin. Ayan. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras ni Jeboy hanggang sa uling sandali ito. At sana pati ikaw makasama ko. Nagbigyan ko, Marlo. Salamat.